Hello po mga ka-plant lovers. Ngayon po magtatanim po tayo ng patatas sa paso. Hindi ko pa po ginagawang mag-tutorial sa pagtatanim po ng patatas sa paso, pero first time ko pong gagawin ito para sa inyo. Halina na po kayo, magtanim na po tayo ng patatas sa paso. So, ito na po ang ating paso. May lupa na po. At ito po ay may sukat na 35. Maliit lang to. Isang patatas lang ang pwede dito. Ito po yung ating patatas na may tubo na po. Napatubo na po siya. Ang tawag po sa pagpapatubo ng patatas sa Ingles ay cheating. Ayan po, may lupa po siya. Mga 10 cm high po siya. Ito po ay para may pag-ugatan po yung patatas na ilalagay natin dito sa ating paso. At hahaluan na rin po natin ng abono para pag umugat po yung patatas natin, meron na po siyang pagkain o meron ng nutrients sa lupa. Kaya lalagyan ko ito ng mga 2-3 dakot. 3 dakot na abono. Ihahalo-haluin natin mabuting ganyan para hindi mag-concentrate yung mga abono sa iisang parte. Yan. Halo. Tapos papantayin natin yung lupa. Tapos kukunin natin yung ating patatas. Ganito po ang paglalagay niyan. Kailangan po yung mga sprout niya nasa taas. Nakatungo sa itaas para hindi siya mabulok. Ganyan po. Dahil po sa iisang maliit tong paso natin, isa lang pong patatas ang kakasya. Tapos pong gagawin natin, tatabunan natin ng lupa. At para magka-moisture siya, para tumubo yung mga ugat. And then, itong lupa pong itatabon natin, siguro mga 1 inch mula sa tip nung sprout. Ganun po kalalim. Mga 1 inch lang. So, ganyan po tatabunan po natin ng tatabunan ng lupa hanggang maging tama po yung taas ng lupa. Para po may tubuan yung ugat ng ating patatas seedlings. Ayan, tabon pa, hindi pa tama. At pagkatapos ko pong makumpleto yung inilalagay ko ditong lupa, didiligan po natin maigi. Ayun. Didiligan po natin siya ng maigi. Tapos pagkaraan ng ilang araw o kaya linggo, makikita natin may tutubo na dyan. Lalabas na yung sprout na may dahon na. Tapos yun ang time na dadagdagan ulit natin ng lupa hanggang dun sa lampas ng dahon. Tapos makikita nyo rin pag gagawa na ako ng follow-up video nito para makita nyo kung paano ako nagtatanim ng patatas sa paso at paano rin yung iba nagtatanim ng patatas sa paso. Halos pare-pareho naman.
Although may iba-ibang style, ganun. Kaya lang, halos pare-pareho lang ang procedure. Bakit po natin ganito inuunti-unti yung paglalagay ng lupa? Para po, kasi po yung kahoy ng patatas mula doon sa pinaka-mother patatas, nagkakaroon po yun ng laman. Kaya kailangan natin at least ibaon yung magiging puno ng patatas. Ayun, yun po ang dahilan bakit ginagawa natin ganito. Healing po ang tawag nila sa ganitong proseso. Kung baga pag nakatanim yan sa lupa, binubungkal yung paligid tapos tinatabunan din yung puno. Ganun din po dito. Tatabunan din po natin yung puno habang lumalaki siya para mag-develop yung puno ng mga ugat at doon magkakaroon ng laman. Ayan, nilagyan na natin siya ng tag at didiligan na po natin. So, mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna tayo at hintayin nyo po yung susunod na update. Siguro mga 1 to 2 weeks, pag tumubo na po siya, hayaan nyo po, gagawa po ako ng update, promise. Ito po yung sa larawan ay yung unang-unang-una kong tanim na patatas sa sako. Ayan. Sana po ma-inspire kayo, magkaroon kayo ng idea. At sana po nagustuhan ninyo. Kung gusto nyo po, sana po mag-subscribe kayo sa aking channel, Lawrence Garden. Ayan po. Maraming maraming salamat po ulit. At sa uulitin po.